Bayad po yung kay nanay. Ito lang sa'yo. Ayan, may alaga naman pong puso si nanay. Ayan po, dito lang po yung bahay ni nanay. Dito lang po siya naglalatag. Isang maulan na hapon po mga kagapay. Andito po ako ngayon sa Maynila. Ito. Nakapayong po tayo kasi umuulan. So, yun na nga. Pupuntahan natin yung isang nanay kagabi na kasama nung binigyan po natin ng ng bigas. So bibigyan din po natin siya ng bigas. Sana maabutan po natin. Ayan. So para hindi naman masayang din po yung pagod po natin sa pagbalik natin dito. So tara, pupuntahan po natin si nanay. And sa, para bigyan din po ng munting tulong, bigyan natin ng ayuda. And thank you po sa lahat ng mga nanood sa video natin kagabi doon po kay Nanay Lenleng. So maraming salamat. And sa lahat po na nag-comment doon mamaya, nasa last part po ng video na ito ang aking pa-shoutout po sa inyo. Maraming salamat. So ayan po mga kaagapay, yan po yung pinitirahan po nila nanay. So kagabi, so dito naglalatag si yung isang nanay na nakita natin. Dito siya naglalatag. So ngayon, hanapin natin sila kung nasaan siya. Kasi umuulan pa. Mahirap nito umuulan. So yan po yung tulugan po ni nanay. Tapos paggabi, dito yan nilalagay. So yan po yung tirahan po nila. Tapos diba ito nawala na sila dito. Parang wala dito yung sinanay. Tao po. Ayan yata sila. Hello Nay. Ha? Ano po yung karina ko, nilipat ko po kasi ano dyan. Ah, oo nga. Sabi ko na, basta magsabi, hindi ako dali, hindi kami nakapunan. Oo. At ganyan yun, nangyay sa ako. So, ayan. Nakikisilong ka na naman dito kaya, no? Hindi, okay, doon meron kami sarili po. Ah, doon, sabi na. Kanya po yan. Yeah. Ito po yung bahay ni Lenleng kagabi. Kagabi. Ayan po yung bahay ni Lenleng. So, kita nyo naman. Kita nyo naman, mga trapan lang po sa plastic. Ito po si nanay, kakausapin ko po si nanay. Ayan, magpayo ka na eh. Ayan, medyo lakasan ko yung boses ko. Ayan, mga kagapay, ito po si nanay. Ano po pangalan? Sandy. Ha? Sandy. Ayan, siya po si Sandy. Ilang taon po kayo? 46 po. 46 na. May asawa? Apo. Ilan po yung anak? Tatlo po. Tatlo. Nasaan po yung mga anak mo? Ano po sa Bulacan? Bulacan. So, anong mga pinagkatabalahan po nila sa Bulacan? Bali po yung anay ko po, yung nadaan lang po siya, nagtaksang bahay lang po. Para po mabuhay po sila. So, ikaw naman, Nay. Ako po dito. Anong trabaho mo dito? Ito po, nangangalakal din po kami ng asawa ko. Katulad ka lalain din. Yung mga anak po ba nag-aaral po, hindi na? Mapa-aral po ng SWD po. Kasi po sa barangay, ano po, barangay po yung nanay ko dati. Kailan po ni chairman. So yan po, siya po yung kagabi na kasama ni Nanay Lenleng na in-interview natin. Then, pag ganito po ang ano, pag ganito siyempre, nag-bagyo na naman. Apo. Paano po kayo ganito, nangalakal pa kayo kaninang umaga o hindi? Opo, kanina. Beta po kami ng para pagkain po. So ilan po yung kadalasan na kinikita niyo sa araw-araw? Di po para-parehas, may 150, may 200, may 100. So, yun po yung...
yung kadalasan na dinikita din nila nanay sa araw-araw, 150, 200, pinakamataas din 200. Ano po, may anak po kasi ako tatlo. Yun, pag may kinikita si nanay, nagpapadala rin po siya sa kanyang pamilya sa Bulacan. Bakit po hindi po kayo naghahanap doon na lang po sa Bulacan? Wala po ba kayong pwedeng pag-anuhan doon? Pagtrabahuan po. Oo, pagtrabahuan or pagtaniman. Kasi po, parang sanay po na kami mga lakal. Parang kasi po, parang ang isa po, hindi po gano'ng nakapagod. Hindi lang, pero di mo po kami gumagawa ng masama. Nakakita lang po namin mga basura. Diyan naman po ako saludo sa mga nangangalakal na kahit sa hirap ng buhay ay hindi po nila ginagawa ng ano, kesa naman po sa magtatao. At least po kahit malit yung kinikita natin huwag po tayong gumagawa ng masama. And wala pong masama sa pangangalakal. Kahit ako na naranasan ko rin po magpinta ng mga kalakal yung mga plastic. Opo. Pero yun nga, yan yung mga gusto ko na lumalaban ng patas sa buhay. Kaysa iba dyan na mas malakas pa sa kalabaw. Opo. Tapos nagnanakaw. At least, and isa din po sila nanay po, hindi po sila namamalimos. Yan po yung ano nila, hindi po sila yung kaya po nakasama. Pag-alagala dyan sa, ano, sa kalsada namamalimos. Sila po, ay kung ano na lang po yung ano pangangalakal, kung ano na lang po yung kinikita nila, yun na po yun. So yun po, thank you at nakabalikan natin si nanay. Kahit umuulan, talagang binalikan ko po sila nanay kasi nga napagsalitan ako sa kanila kagabi na babalikan ko si nanay. So nanay, may bigay din ako ditong bigas. Opo. Ibigay kong bigas. Sana ano ah, kahit maliit lang na bigas, pagpasalamatan po natin. Ayan. Malaki man o maliit, at least. Dangat ng malaki. Basta sa puso lang po galing. Okay. Opo. Yan po yung tama. Saka may ano din po, ayan. Ating ano natin. Ayan. Hayaan mo na pag ano, babalik-balikan ko kayo. Pag may ano naman tayo, pag tulong tayo, babalik ako dito. At least sana hindi kayo mawala dito. Pero kung mawala kayo dito, sana gusto ko mas nyo pa rin kag-basket about mo. Oo, mas pangarap ko kung maalis kayo dito, kung malilipatan yung magandang bahay na. Opo, malapit so, sa mga bahay. So yun po mga kaagapay, si Nanay Sandy. Dito lang po sila sa may malapit sa San Lazaro, is in San Lazaro. Ayan, sa baka may mga makakapanood po nito, makakadaan po dito. Ano to, DepEd ba tong eskwelahan? Eskwelahan. Ano sa Pilo Apostol? Apostol? Elementary School. Apostol Elementary School, dito lang po sila sa may tabi. So ayan po yung bahay nila, sa mga makakadaan po sa kanila, pwede po kayo magpabot ng tulog sila nanay. Kahit pa konti-konti lang po, kahit pang bili din ng ulam po nila, malaking tulong po yun sa kanila. So yun po mga kagapay, sana po matulungan po natin sila nanay na mabigyan pa sila ng ano ng sabi nga ni Nanay Lenlen kagabi, gusto nila magkaroon ng trapal. So yan po yung bahay po nila. Yan yung itsura. Yan. Tapos si nanay, yung doon. So yun po yung kay nanay. So ito lang sa'yo. Yan, may alaga naman pong puso si nanay. Dito lang po yung bahay ni nanay. Dito lang po siya naglalatag. So kita nyo naman, nababasa lang ka. Kahit na may puno dito, kahit may trapal, basang-basa pa rin dito. Ayan. So ayan po, ayan si Nanay Lenlen. Sige na, silong ka nanay.
Maraming salamat, Nay. Ayan. So, yun po mga kagapay. Ayan po sila. Dito po sila nagsasaing. Ayan po yung lutuan nila. Yes. Dito lang po yan. Sinanay. Lendlend. Maraming salamat po. Thank you po. So, ayan po mga kagapay. Ayan, basag-basa na po yung camera ko. Pasensya na po. Hindi ko alam kung maririnig, nagkakarinigan pa tayo. Talagang malakas din kasi yung ano, may ulan din sa kami mga sasakyan na dumadaan. Sana naririnig niyo po yung mga pinagsasabi ko. Ayan, so yun nga po si Nanay. Nanay Sunday. Binalikan po natin kasi nga kagabi nasabihan ko na babalik ako dito. Na bibigyan din natin siya ng bigas. So yun po, buti na lang din naabutan po natin si Nanay. And tayo na po ay uuwi na. Ayan, basang-basa na po ako. At kanina pawis ako kasi naglakad po ako galing Blumentritt. Ay galing pa dun sa ano, sa binabaan ko sa may malapit sa sementeryo. Papunta dito, naglakad lang po ako, naligo pa ako doon, iba yung nadaanan ko. So at least narating tayo dito at nabutan natin si Nanay Sandy kasi isa din po kanina sa naisip ko na baka hindi ko siya mabutan kasi nga umuulan. Baka may puntahan sila. Ayun. So sawa ng Lord, sawa ni God na nadat na natin si Nanay Sunday. So maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa Kagapay. Sana po masuportahan din po natin ang ating mga video, ang aking YouTube channel Kagapay at ang aking Facebook page Kagapay din po. Maraming salamat po and God bless po sa lahat.